kaya lang namin ipamana sa inyo. Yun ang lagi kong sabi sa mga anak ko. Huwag niyong tingnan kung anong meron kami. Kasi ang buhay parang gulong. Minsan ikaw'y nasa taas, minsan ikaw'y nasa baba. Pero mas maganda na handa kayo. Paano mong paghahandaan? Edukasyon. Wala po akong pangarap na mag-mayor o kahit ano pa po. Kasi gusto ko yung maging negosyante na natupad naman po sa puso ko kung ano gusto kong maging ako. Pero sabi na, lagi yung nandyan ang giya ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi po natin kaya. Kaya lagi po tayo, ano po ng pangangailangan natin, lagi po tayong tumawag sa taas. Humingi po tayo ng gabay, ng blessing. Yun po ang naging guide ko sa buhay na kahit po hirap, ganyan po ang Diyos na hindi ka pababayaan sa panahon ng ating pangangailangan. Sige, diretso! Sige po. Madam, dyan po na kayo. Hindi dito na lang dito na. Para makikinig ako sa mga tatay. Sige po. Ang sasabi niya sa liver, ang kailangan matutuhan niya kailan tutulog, kailan magtutumbras, para yung pangangatawan, alam niya kung paano yung talibusan. At sinasabi ko, hindi kailangan ang pag-develop sa ating mga anak, yung takot sa atin. Kasi kung takot yan, parang sa bahay din, ayan, andyan ang papa mo. Kaya kakaisip ko, ang ganda ng lalaki ko, bakit parang panakot lang ako? Hindi eh. Kasi po, maraming salamat po sa inyong programa ito. Talagang maganda po. Sarap. Patuloy na magpapakulat ang mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya, sa kasayaan at kasulukutan, nandun pa rin kayo. Kaya sa inyo pong lahat, ako po'y natutuwa dahil, aba yung mga lalaki na dati nga, ano, bihira talaga. Kaya natutuwa ako na merong programa tayo, ating City Social Welfare Department, sa paunan ni Mother Judith Manny, na tuwantong ako kay Manny kanina, galak na galak sila sa lahat ng joke mo. Pero alam niyo, sabi ko nga kay Manny Judith, maganda siyang mag-conduct ng ganito mga seminar, kasi na-enlighten po yung iba. Pero sa inyo pong lahat, hanggang po ang kaligtasan ng bawat isa. Kung kayo po may kailangan city government, kasi gusto ko po talaga mabigyan kayo ng buhay yan. Hindi po ang... Ang sabi ko po kayo mag-isip, lagi ko pong sinasabi kung tagsaksakas dah. Ba't hindi natin tuyuin? Tulungan po kayo kung paano po kayo. May mga pinupuntahan din ako na meron talaga silang tuyuan na may cover na net para hindi lang awin. Yan po ay pagkagaling sa dagat, pagsaksa, ay patuloy natin payayamanin ng mga kapitalista. Kayo ang nakatunan. At pagdating ho sa kung kanino natin isusulong, tutulungan ko po kayo sa pagmamarket. Ano? Kasi nanginay ako, bibili lang sa inyo sa 10 piso. Ay kulang pa sa pangkrudo, panggasolina ng baka. Kaya yan po, gusto kong tulong sa inyo na magbuo po kayo dito kasi ang iba nakakagawa na ng sardines, tayo maraming isdang tambal, di ba? Marami, pwede ko kayong turuan maglamayo. Basta ang gawin lang po natin, samahan o magkooperatiba tayo. Alam niyo po nung magpunta ako sa Dipolog City, ang haba ng kanilang coastal area. Pero alam niyo, ang ginagawa nila ay puro sardinas. Pero ang sardinas, maraming flavor. May garlic, may tomato sauce, meron in vegetable oil, meron in olive oil. Pero yun po lahat, maganda, matulungan po rin kayo na hindi man po natin mailata. Maraming man po nabibiling grapot. Lalagyan lang po natin ng talap sardines. Bakit talap? Ay kalapan! Para makilala po tayo. Ang kailangan ko lang po, kayo, mas mga bata kayo, mas may kon kayo, pwede po akong magpababa dito na mag-training. Tapos after po na training, pwede ko po kayong bigyan ng paunang kapital. Pero, may auditing. Dapat po, yun po ang gawin natin. Baka akong maunang silunay kasi meron akong tinatawag na yugto. May ginagawa po kung rendering o kayo nagsuwakan na gusto kong gawin dito sa silunay.
para po maraming taga-Silulay ang magkaroon ng hanap buhay. At yun po ay kakikukan po sa tourism at saka po sa DNR kasi napakaganda ng mangrove natin. At yan po gusto ko makilala ang Silulay hindi lang po sa Calapan kundi sa buong Pilipinas. Pwede ko pong gawin dito. Pero tulungan niyo po ako, tutulungan ko kayo. So magsimula po tayo. Kung ready na po kayo, may samahan na po kayo, pababain ko po dito ang aking CDID para mabigyan po kayo ng cake. Sige po, basta magbuo na kayo, kahit ilang asosasyon kayo dito pwede. Kasi meron po sobrang dasi. Oo, pag-isipan niyo po, yung gusto na isa, huwag ko masyado marami sa isang grupo. Mayroon po yung pag-isip dami. Tsaka pwede kayo magsama ng babae. Kami ako, baka ako kami ang pasipra-planggara. Pero kasi, sila yung mga magandang bukador. Hindi, naturuan ako yung aming samahan ng pagkikuha ng Sandinas. Kaso, tinuman nila yung tuyo. Tuyo, Sardinas? Yung tuyo na, bago... Ay, tinuyo ba ako si Sardinas? Hindi po. Paala. Maala ko pag-gourmet, hindi masyado maraming bibili. Talaga yung yung special isda, yung mga tumata. Tapos yung tuyo, ay, dito yung matibibenta. Hindi ako problema namin dito. Pag saksa yung tawuan, meron sasakupir sa meron. Hindi na makakalapan ako iba dahil lugi pa. Ay, hindi po po. Wala po kayo. Kaya gusto ko nga magkaroon tayo dito ng cold storage. Iniisip po ko sa kundalagay ang cold storage. Kung meron tayong lugar dito na pwede ibigay sa city, pagkaloob sa city, pwede po ako maglagay ng cold storage dito. Para yung iba, nag-iba, kung nag-dosmade lang, nag-botas, dito na lang mag-cold storage para hindi naman huwagad natin mauulos yung saksa. Pero kung may pera po, kayo nang mamimili sa kapwa mamimis tayo, sa tamang talaga naman, ay tikikita naman po sila. Kasi po, pag sa iba, kung kayo gusto nang nasa palengke, eh, ito nyo yung iligay. So, kung kayo may samahan. Yung naman mo sa kanisip, kasi yung mga hugan sa pinag-iisip, isa na rin pa po doon, kung ang bigayan mo na yung halimbawa yung 10, pwede ko din namin may 15. Para bless yung pamasahe. Bless na yung mga pamasahe. Tapos yung gagawin namin yung halimbawa yung tuyo nga. Either tuyo. Tsaka pwede tayo magawa ng tuyo ani. Eh may maglilinis. Actually, yung iba kong mga kaibigan, ginagawa nila ang pinakang asin ng tuyo ay dagat. Bubusan lang ng tuyo ay kasi sa pagmamatik naman, ma'am, alam din po kasi sa pagmamatik, tapos lahat po ng bayan, kilala ko sa palengke. Kasi ang trabaho ko, ayun din po ako. So may mga kilala po ang mga sa palengke. Pwede ko po yung market. Kasi kung po, pwede magpautang ng city government ang medyo malaki. Para hindi na mahirapan ng mga taga-sipo. Gawin niyo yan, at habang ako'y nakupo, baka mamaya, wala ko mayroon. Pero mas maganda habang ako'y nakupo, natutulungan ko kayo. Diba? Para sa inyo. Gusto ko marami akong magawa ng itulong para sa inyo. Ano? Sa ikaw magaling ka pala eh! Gawin mo na! Ma'am, yung cold storage sa sinasabi niyo sana. Pero ang kailangan ko, kung pwede makilay ng cold storage, ang gusto ko kasi meron ng lupa at ibagalan. Kung meron na may bibigay si Kapitan dito, public, kasi marami pa rin itong public. Kasi ma'am, di ba kung sumasaksak po dito yung tamban, kita nyo mo sa pandaon, ano siya iba? Kasi pwede kong hinga ng sana nga kung meron talagang o pwede na kong bilhin ng budget for the cold storage. Kasi hindi na ako po kasi yung pinirada din ng ano, presidente ng isang yun sa nakikita ko. Pero pinakamaganda kayo mag-request sa akin na magkaroon kayo ng isang cold storage dito at may lupa na pwede kong paglagyan mo ito. Ay, tiyawak niyo na po. Open at tapos later on, i-convert nyo sa cooperative. Kayo na yun. Kayo ang pupuntaan ng mga mamilagyan. Pero kung meron po kayo sa mga, pwede po. Kaya sabi ko nga ako, ako hindi traditional politician. Ako hindi ko siyante. Kaya gusto ko ituro sa inyo kung paano ko lumago. Di po ba? Sige po.